pagbabagong anyo ng gas, condensation. Dear learners, hi! Ako si Teacher Wen. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagbabagong anyo ng gas patungong liquid. Malalaman mo rin ang epekto ng temperatura sa pagbabagong anyo ng matter. Magbalik-aral muna tayo. Isulat ang tama kung ito ay nagsasabi tungkol sa evaporation at mali kung hindi. Una, nagaganap ang evaporation dahil sa mataas na temperatura. Tama ba o mali? Tama! Ikalawa, namumuo ang mga ulap sa proseso ng evaporation. Tama ba o mali? Mali! Ikatlo, ang usok na nagmumula sa usok ng kumukulong takore ay tinatawag na gas. Tama ba o mali? Tama! Ikaapat, water vapor ang tawag sa tubig o usok na umaakyat kapag naiinitan ng tubig. Tama ba o mali? Tama! Ikalimang bilang, hindi mahalaga ang proseso ng evaporation. Tama ba o mali? Mali! Masdan natin at suriin ang nasa larawan. Ito ay malamig na tubig na may yelo. Mapapansin na habang natutunaw ang yelo, ay nagkakaroon ng mga butil-butil na tubig sa labas ng baso. Dahil sa lamig ng tubig o vapor na nilalabas na ito, nakakalikha ito ng mga butil ng tubig. Makikita sa isang basong may malamig na tubig ang butil-butil na tubig. Ito ay nagmumula sa loob ng lalagyan na nag-aanyong water vapor o singaw. Ang singaw o water vapor ay nasa anyong gas at nagiging liquid kapag ito ay lumalamig. Ito ay nabubuo dahil sa mainit na temperatura at mabilis ding bumabalik sa pagiging liquid kung malamig ang temperatura. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng mga butil na tubig sa labas ng baso? Dahil sa lamig na nilalabas ng tubig. Nasa anong anyo ng matter ang lamig na nilalabas ng tubig? Ang sagot, gas. Nasa anong anyo naman ng matter ang butil na nabubuo mula sa lamig ng tubig? Ang sagot, liquid. Ang pagbabagong anyo ng gas patungong liquid dulot ng lamig ay tinatawag nating condensation. Gas patungong liquid. Condensation. Ang lamig na naging dahilan kung kaya't nagiging liquid ang gas o water vapor. Ang mga molecules ng gas ay magkakalayo dahil sa pagbaba ng temperature o temperatura dulot ng lamig. Ang molecules ng liquid ay nagkakalapit-lapit, kaya ang gas ay nagiging liquid. Narito ang ilan pang halimbawa ng condensation. Ang butil ng tubig sa mga damo. Butil ng tubig sa salamin kapag malamig. Butil din ng tubig sa mga soda. At syempre, ang namubuong vapor papunta sa ating ulap sa proseso ng water cycle. At narito din ang mga butil ng tubig sa ating mga salamin. Ngayon mga bata, subukin nating sagutin ang pagsasanay na ito. Lagyan ng check kung ang nasa larawan ay nagpapakita ng proseso ng condensation at X naman kung hindi. Tingnan natin. Unang bilang. Check. Ikalawang bilang. Check. Ikatlong bilang.
kiss. Ika-apat na bilang, check. Ika-limang bilang, check. Ngayon, para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, tukuyin ang nawawalang salita upang mabuo ang pangungusap. Unang bilang, ang pagbabagong anyo ng blank ay patungong blank ay tinatawag na condensation. Ang pagbabagong anyo ng gas patungong liquid ay tinatawag na condensation. Ikalawang bilang, ang condensation ay reverse process o kabaligtaran ng evaporation. Ikatlong bilang, ano ang tawag sa bagay na nilalabas ng sobrang lamig na tubig o soda? Ito ay water vapor o vapor. Ano ang ipinapakita sa larawan o anong proseso ang ipinapakita sa larawan? Condensation. Dahil sa lamig ng tubig o vapor na nilalabas ito, nakakalikha ito ng mga patlang ng tubig. Ang sagot, butil. Mahalaga ba ang proseso ng condensation? Tama. Napakahalaga ng condensation sa ating panahon at klima sapagkat ito ay responsable para makabuo tayo o para sa pagbuo ng ulap. Ito ay kinakailangan sa water cycle na nangyayari sa ating kapaligiran. Tandaan natin, ang condensation ay isang proseso ng pagpapalitan nyo ng matter mula gas patungong liquid. Ang proseso ng condensation ay pagbabawas ng init o temperatura kung kaya't ang mainit na gas ay nagiging liquid. Tayahin natin. Una, ang vapor na naging tubig ay isang pagbabagong sumasailalim sa proseso ng A. Freezing, B. Melting, C. Condensation. Ang sagot, condensation. Ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang nakakaapekto sa pagbabago ng anyo ng gas patungong liquid? A. Hugis, B. Kulay, C. Temperatura. Ang sagot, temperatura. Ikatlong bilang, alin sa mga sumusunod na bagay ang maaaring dumaan sa proseso ng condensation? A. Malamig na soda, B. Papel, C. Kandila. Ang sagot, malamig na soda. Ika-apat na bilang, saan madalas nakakakita ng proseso ng condensation? A. Sa ibabaw ng mesa, B. Sa basong malamig, C. Sa telebisyon. Ang sagot, sa basong malamig. Ikalimang bilang, ang proseso ng condensation ay nagsisimula sa anyo ng A. Solid, B. Liquid, C. Gas. Ang sagot, gas. Naging maliwanag ba ang ating aralin? Finish? How many correct answers did you get? Write your score in your ribbon. Congratulations for work well done. Thank you.
Thank you for watching and see you again tomorrow. Bye!